Itong end times na tinatawag, ito yung hindi pagkawasak ng sanlibutan. That's a misinterpretation of the terms according to the Word of God. Kala nila yung end of the world, mawawasak ang mundo, mawawala dito, hindi po. End of the world means the end of the system of the world. Itong sistemang pampolitika, itong sistemang sosyal na ginagalawan natin, itong sistemang relihiyoso, itong sistemang pananalapi, financial system, political system, economic system, social system, religious system of the world. This is going to end. Tatapusin yan. Because this is not God's system. Ang itatayo niya ay ang sistema ng kanyang kaharian. Hallelujah. Bago kayo pumunta sa inyong mga ginagalawang buhay, makinig muna kayo ng pangangaral ng salita ng Diyos. Sapagkat itong sistema ng kaharian na ipinadala at ipinagkatiwala sa inyong pastor, ito ang sistemang itatayo ng Diyos sa mundong ito na paghaharian niya ng 1,000 taon. Hallelujah! Tatapusin ng Diyos the financial system, the elaborate, complicated financial system of the world is going to end. Napakasimple ng introduction ng financial system ng Diyos. Napakasimple. Papalitan ng Diyos ang sistemang pang-ekonomiya ng sanlibutan. Papalitan din ng Diyos ang political na sistema ng sanlibutan. Sa kakristyanuhan naman, makikita ninyo, si Kristo lahat ang pinapangaral, pero hindi nagkakaintindihan. Nagkakawatak-watak tayong lalo ng dahil sa relihiyon at denominasyon. Hindi tayo nagkaka-isa, hindi tayo nagmamahalan. Pero tingnan mo mga kapatid, habang ako ipapunta rito, nagta-travel by land, I travel by air, I travel by land, I travel by sea, tagtag ng simbahan ng Pilipinas! Pero tagtag din ang away. God's people that are sincere and honest in wanting to find the truth about Jesus Christ are so much confused that they don't know what to do. And it is religion who should be the oasis of people who seem to walk in the desert of untruth, but instead of finding water that will satisfy and quench their spiritual thirst, they become more thirsty, they become more confused, and they seem to walk in an endless darkness, not knowing where the true way can be found. Wala silang pag-asa na makita ang dulo ng katotohanan. Sapagkat wala kang makikita. Yan po ang dulot ng relihiyon. Pati nga ako nangangaral na sa kaharian. Pinapangaral ko na nga, diretso si Jesus Christ. Kita nyo, hindi na relihiyon yan eh. Babaguhin ng Diyos at papalitan niya ang lahat ng mga bagay na yan. Aalisin niya yan. Ang tunay, ang kanyang ipasusunod sa kanyang bayan. Nasusunod bang sinabi ni Jesus Christ? Hindi nasusunod. Pinapangaral nga si Jesus Christ, hindi naman sinusunod ang kanyang sinasabi. Anong sinabi ni Jesus Christ? Love one another that the world may know you are my disciples. Anong sabi ni Jesus Christ? Kung tayo ay puro sa Kanya, magmamahalan tayo. Hindi nga tayo-tayo lang, sinabi pa nga niya, love your enemy. Do good to them that hate you and persecute you and despitefully use you. Sabi niya, do good to them.
Eto ngayon ang relihiyon, ang mukha ng relihiyon, nakita natin, ang mukha ng denominasyon, nakita natin. Lalo tayong nagkabahabahagi, nagkawatak-watak at hindi nagkakaintindihan. Alam ba ninyo ang sistemang yang relihiyoso at denominational ay papalitan ng Diyos ng tunay. Hallelujah! Hallelujah! At ang mensahe na kanyang ipaalam sa atin ay napakasimple lamang. Ito na nga ang pasimula. This is now the beginning of the restoration of the simplicity of the message that Jesus Christ brought to this earth. He died, was sacrificed, He died, and then was buried. On the third day, He rose again. And He rose again victoriously. And when He rose again, He gave us His word. 2,000 years ago, up to now, it's now the beginning of the restoration of the purity and the simplicity of the truth of the message of Jesus Christ, which I am now preaching to you today. What is the simplicity of that message? The message is so simple, it is only contained in one word: repent. Anong ibig sabihin ng repent? Magsisi. Anong ibig sabihin ng magsisi? Ang ibig sabihin ng magsisi para sa iba, iiyak. Ang ibig sabihin ng magsisi para sa iba, pag tinanganan mo dito, matutumba. Magtatumbling. Ang ibig sabihin ng repent para sa iba, magsisimba ako, mataimtim sa Diyos. That's not the meaning of repentance per se. The meaning of repentance is deeper than that. Repentance means you come because you understood the message that you cannot save yourself. And you understood that Jesus Christ, who sacrificed His life on the cross, is the perfect sacrifice, and you don't have to pay for the penalty of your sin because it was Him who came and was crucified on the cross that paid for the penalty of your sin. He is the substitutionary Savior for you. Lalapit ka lang. Hindi ko maligtas ang sarili ko. Ikaw ang tagapagligtas, nagbayad ng kasalanan ko. Ngayon, Panginoon, ako po ay susuko sa iyo. Repentance is a surrender. What will you surrender? Eh, rebelde tayo sa Diyos. Alam niyo yun? Pagka makasalanan kayo, rebelde kayo sa Diyos. Pastor, may relihiyon po ako, hindi ako makasalanan. Pakinggan mo ito, kapatid. Nung ipinanganak ka, ang kasalanan mo, kasama mo na. Bakit? Galing yan sa iyong magulang. Saan galing ng magulang mo? Sa magulang niya. Saan galing ng magulang niya? Sa magulang niya. Saan galing ng magulang niya? Kay Eva at kay Adan. You see, God is the one who created us. You believe me? Niniwala ba kayo na ang Diyos ang gumawa sa atin? Ito ang pagkagawa natin. Kinuha niya ang alabok sa lupa, pinorma ng Diyos, eh yung mga galaxies, yung mga universo na nakita natin, yung mga mundong yan, hindi niya ginawang ganun eh. Sinabi lang niya, let there be light, there was light. Let there be firmament, there was firmament. Let there be waters, let there be feces in the waters. Lahat yan. He just spoke everything into existence. But when He created man, which is His own masterpiece, He did not speak you into existence. He created you, the Bible says, with His own hands. Kumuha siya ng alabok ng lupa. Pinorma. Nilagyan ng mata. Lagyan ng ulo. Kamay. Perfectly. That the Bible says the hosts of heaven applauded, clapped their hands because of the majesty of what God is doing. Pumalakpak sila sapagkat napakaganda ng pagkagawa natin. Naporma ng tao. Nakatayo na siya. Pero walang buhay. Walang hininga, walang buhay. Patay. Kung sasabihin mo, walang hininga, walang buhay, pero formado, eh patay. Nakakita na ba kayo ng patay? May mata, may ilong, may lahat, walang buhay.
Sabi ng Diyos, hindi maaring magsamba sa akin tong patay na to. Hindi maaring kilalanin ako nito. Kung anong ginawa ng Diyos, hinipan niya ang butas ng kanyang hilong. Lumapit ang Panginoon, ang Diyos, at pagkatapos, pumasok ang hininga sa butas ng iyong ilong. Biglang-bigla, nabuhay ka. Nakilala mo ang sarili mo. Alam mo may paa ka, may kamay ka, lahat-lahat, nakilala mo. At ang katawan mo, nakilala niya ang mundong ito. Kilala mo ang katawan mo, kilala mo ang sarili mo, kilala mo ang buhay mo, kilala mo ang kapalibutan mo. Kilala mo may mga hayop, kilala mo may mga bundok, kilala mo may mga kahoy, kilala mo may tubig, lahat kilala mo. Isa lang, hindi mo pa kilala yung gumawa sa'yo. Ang pangalawang ipapasok ng Diyos ay ang tinatawag na Espiritu. Because the Spirit, when it is inside of you, will tell you of your relationship with the Father. Without that, you only have a soul and a body. You are not better than an animal. Ang kalabaw, may kaluluwa rin yan. Animal soul. At may katawan. Pero hindi kilala ang gumawa sa kanya. Nakakita naman kayong tao lumalakad dyan, walang Espiritu ng Diyos, spiritually dead ang tawag dyan. Kilala niya ang sarili niya, kilala niya ang kapalibutan niya, pero hindi niya kilala ang Diyos. Kung sasabihin mong, kilala ko ang Diyos, may relihiyon ako, hindi ka naipakilala ng relihiyon sa Diyos sapagkat hindi nagkaroon ng koneksyon kayo ng Diyos hanggang ngayon. Sasabihin ko sa iyo maya-maya kung paano magkaroon ng koneksyon. Eto, ipapasok na sana ng Diyos ang Espiritu niya upang makilala na natin siya. Ang tunay na paglilingkod sa Kanya, ang tunay na relationship sa Kanya. Umikse na ngayon si Satanas. Si Lucifer, isang anghel, bumagsak mula sa langit dahil nagrebelde siya. Gusto niya maging Diyos, katulad ng Diyos. So, rebelde si Lucifer. Pumunta sa mundong ito, binagsak dito. Tinuruan niya ngayon ang tao kung paano ding magrebelde sa Diyos. Pumasok siya sa ahas. Pumunta doon sa punong kahoy. Sabi ng Panginoon, sa lahat ng puno dito, makakain ka! Ngunit sa punong ito, hindi ka kakain sa araw na ika'y kakain, mamamatay ka! Bago pa man makapasok ang Espiritu sa kanya, ang ahas na ang umuna at nilinlang si Eva. To make the story short, kumain si Eva, did it was the disobedience, the first disobedience. You know what disobedience is? Disobedience is sin. The spirit of sin is disobedience. That is the spirit that came into the human being now. Instead of the spirit of God, it is the spirit of the devil that came into us. Tapos, natapos na ni Lucifer ang kanyang ginawa, umalis na siya, sitting pretty na siya. Alam niya, ito ay lalaganap na. Parang virus yan sa computer. Lalaganap na yan. Lahat na magkakaroon na ng virus. Basta pinanganak ka, may virus ka na ng disobedience. Kaya yung bata, hindi mo natuturuan yon. Matigas ang ulo noon pagdating na ng araw. Amen. 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 Our Catholic friends calls that the original sin. It is true. It is the original sin of disobedience. Ngayon, paano nating masosolve yan? Religiosity is not the answer to the remedy to that spiritual problem. Religion and denomination is not the answer. Your race is not the answer. Your wealth is not the answer. Your friends are not the answer. Nobody is the answer. Impostor lang ang magsasabing, kami ang makapagsosolve niyan. Pumunta kayo, tuturuan ko kayo kung paano kayong pumunta sa kaharian ng langit. Mali po yun. Hindi tama yun. Amen? Amen? Dumating si Jesus Christ dito, marami ng relihiyon. May Pariseo, may Saduceo. Nagdidibatihan na ang mga yan nang dumating si Jesus Christ dito. Lahat ng tuturo, ang tao ay nanginginig. Ang tao ay napakareligyoso. Pero ang Espiritu ay walang pagbabago.
hindi pa rin makasunod-sunod yan sa kalooban ng Diyos, sapagkat ang espiritu mo sa loob ay parang punong kahoy yan. Kung ano ang punong kahoy, siya ang bunga. Sabi ni Jesus Christ, makikilala mo ang puno sa pamamagitan ng kanyang bunga. Kung ang espiritu ng kasalanan, the disobedience, ay santol, eh santol talagang bunga mo. Halimbawa, ang katuwiran ay mangga. Gusto mong maging mangga, pero ang puno mo, santol. Pitasin mo lang lahat yun. Santol ka pa rin. Kanino? Eh, kung minsan, hindi pa ikaw ang pumipitas eh. Kawawa naman yung mga pari kung minsan. Papasok kayo sa kumbento, mangungumpesyal kayo sa kumpesyonaryo, Padre, marami na po akong bunga. Pwede bang pakipitas? Hinarvest ng pari ngayon. Kailangan din, harvestin din yung nasa sa kanya. Hindi masosolve yun. That is a spiritual problem. It cannot be solved by religious, denominational, or human means. It's a spiritual problem. And only a spiritual remedy can solve it. Wala talagang mangyayari doon. Tingnan ninyo, ang iba naman sa Middle East, masosolve daw nila yung problema nila para magsasamba sila sa buwaya, magsasamba sila sa mga bituin. Oh, ang mga anak nila, pinapakain sa mga buwaya para daw maapis yung mga Diyos doon. Oh, wala rin yun. Katangisip lang ng tao yun. Etong gawin mo, masosolve yan. Etong gawin mo, magbibigay ka ng malaking offering, masosolve yan. Hindi rin masosolve yun. Walang makakasolve yan. Alam ninyo, huwag kayong mawala ng pag-asa. Sapagkat, habang tayo naririto, mahal tayo ng ating buhay na Diyos. Hallelujah! Dumating ang ating Panginoon! Amen. The Bible says, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us. He was born of a woman, but his father is not a man, so he was not born in sin, he was not born through the process of the flesh, but he was born of the Spirit. That's why he is sinless. He is spotless. He came, and he was the solution to that problem. Nung siya dumating, anong sinabi niya? Isa lang ang mensahe niya. Repent. The other word for repentance is surrender. Anong isosurrender mo? Yung minana mo na espiritu. Na hindi mo mabago-bago. Isurrender mo yun. Ang iba, nagiging cosmetic pa nga yung mga religyosong belief nila eh. Alam ko, santol ako. Pinipitas ko lahat ang bunga. Para maging mangga ako tingnan, bibili ako ng maraming mangga sa Gimaras. Itatali ko dito sa puno. Tinali lahat, oo. Oh. Tinali, para kung tingnan mo sa malayo, uy, mangga! Uy, bago ka na, mangga! Pero pagka inuga mo, pinadaan mo sa trial, aba, nako, nahuhulog ang mga mangga, nakatali lang pala! Artificial. Naging plastic tuloy. Hindi totoo. Kasi yung puno mo, yun pa rin! Gusto mo bang maging mangga? Ang solusyon si Jesus Christ. Ano ang dala niya, mga kapatid? Mensahe! Repent! Anong ibig sabihin ng repentance? Sabi ni Jesus Christ, kung ihahambing ko ngayon sa parable na ito, eto ang dala niya. Dumating si Jesus Christ, nakasakay sa isang backhoe. Alam niyo kung ang backhoe? Kundi niyo lang, bulldozer na lang. Nakasakay sa bulldozer si Jesus Christ. Sabi niya, itong bulldozer ko, ang solusyon. Itong sinasakyan kong mensahe, ang solusyon. Kayong lahat na mga santol, makinig kayo. Yang mga santol na yan, yan ang mga makasalanan ng espiritu. Puno ng kasalanan yan. Makinig kayong lahat. May problema ba kayo? Gusto niyo maging mangga lahat? Matuwid sa Diyos lahat? Eto ang solusyon, bulldozer. Buldusin natin ang punong kahoy ninyo. Pero, magpirmahan muna tayo.
You have to be willing to do it. You have to repent. I have the solution, but you have to repent. You have to sign an agreement. Lord, I am willing. Ito yung lupa ko, ang puso ko. Etong lupa ko, yung punong kahoy na katanim sa puso ko, yung punong kahoy na katanim sa lupa ko, ang punong kahoy, kasalanan, isusurrender ko po sa inyo ang punong kahoy. Pasok kayo sa lupa ko, Panginoon. Dalhinin yung bulldozer nyo. Bulldozin po ninyo. Hindi lang bulldozer ang dala niya. Sa likod ng kanyang bulldozer, ay maraming punong kahoy na bago ang dala niya. Punong kahoy ng mga mangga. Anak, sabi niya, pagka inalis natin ang santol, papalitan natin ng mangga. Sino ang gustong maging mangga ang kanyang espiritu? You just invite Jesus Christ. Walang bayad. Just invite Him. Pero kung nakarinig ka ng mensaheng ito, pero ayaw mong papasukin siya sa bakod ng puso mo, gusto mo pa rin, santol ka, eh hindi ka pipilitin ni Jesus Christ. Because hindi naman sapilitan ang magandang balita. Dadaan-daan ka lang niya, kahit ang solusyon siya, dadaan-daan lang, walang mangyayari sa iyo, santol ka pa rin. Pero para sa lahat ng tatanggap sa kanya, sabi ng John chapter 1 verse 12, to them that received Him, or accepted Him, or invited Him to come into their land, and then use your bulldozer, Lord, through my agreement, through my repentance, through my willingness, through my surrendering of this land, palitan mo ang punong kahoy na ito. Alisin mo! Daraan ng kapangyarihan ng Diyos, bubuldosin yung santol mo. Hindi lang pipitasin ang bunga, pati ang puno. Aalisin! Pagkatapos, magtatanim ng bagong puno. Sabi niya, huwag kang mag-alala na, eto ang bagong espiritu itatanim natin. What is that new spirit? It is the spirit of disobedience? No, it is the spirit of obedience to the will of God. Hallelujah! Hallelujah! Ngayon, sinabi ng Ezekiel 36:26, the Lord said, I will put in them a new heart. And I will put in them a new spirit, so that they might be able to obey my statutes and my commandments. Ngayon, eto ang kasalanan ng reliyon. Hindi na bago ang puno ninyo. Pinipitas lang ang bunga. Tuwing mga ngaral dito, ginagamit ang banal na kasulatan, tinuturuan ng mga disobedient spirits, obey! Obey! E paano maturuan ng obedience ang disobedient? Ngayon, yung tao, pinipilit niyang sumunod hanggang ang mga kalyo niya, ang lalapad na, makasalanan pa rin. Hanggang napapansin mo, ang tao ay namamatay ng kanyang pag-asa. Kahit anong gawin ko, hindi ako maka-obey. Nakikinig lang ako, pero hindi ako maka-obey. Bakit maka-obey ka? Eh, disobedient ka. Hindi mo kasalanan yun. Tingnan ninyo, mga kapatid, ang milagrong ginawa ng Panginoon. It is not hard for you to obey the Word of God now. Because you have an obedient spirit. Pagka napasok sa iyo yan, kilala mo kung sino ang nagbigay niyan. Ang nagbigay ay ang amang nasa langit. Anong ibig sabihin nun? Ipinanganak ka na sa kanyang espiritu, meron ka ng bagong ama. So, a new relationship will start. So, when God stands before us and He looks at us, He does not see your facial features. He does not see your race. He does not see your educational attainment. He does not see how rich and how poor you are. He does not see your social standing. What He sees is the spirit that is within you. Whether you are a child of God or a child of the devil. Hallelujah! Praise the Lord!
So sa mga pagtitipon, kung ang lahat ng tao ay titipunin, aalisin ang lahat ng building sa sanlibutan ito. Titipunin tayo sa isang lugar. Tapos tatayo ang Diyos sa harap natin in judgment. When He looks at us, He does not categorize us by race, by religion, by socio-economic status. He does not categorize you in those things. He only categorizes you into two divisions. Whether you are a child of the devil with an unrepented disobedient spirit, or a child of God who has the experience of repentance and being born again in that spirit, and thereby getting the power to become a child of God through that obedient spirit. That is how God categorizes us. Yes. Dalawang bahagi lang ang paningin ng Diyos sa atin. Marami yung magre-reklamo doon. Sabi ng Panginoon sa lahat ng anak ng demonyo na hindi na nagsisi ng kanilang kasalanan, dito kayo sa kaliwa. Anong tawag sa kanila? Mga kambing. Dito kayo, sabi niya sa Matthew 25, sa kaliwa kayo. Sa mga anak naman ng Diyos, dito kayo sa kanan, mga tupang sumusunod sa aking mga salita. Ito kayo. Tinan nyo? Dito, marami. Marami rin dito. Baka magreklamo yung nasa kaliwa. Lalapit sa Panginoon. Panginoon, alam ninyo, puti ako. Sabi ng Panginoon, puti ka nga, pero nakaparin ang demonyo. Kasi hindi titingnan yung balat mo. Espiritu. Hindi ka nakapagsisi. Titingnan ang record mo. Anong pangalan mo? William Smith. Pinanganak ka May 1, 1970. Namatay ka May 2, year 2030. Walang record dito sa lifespan ng buhay mo, which is 70 years, na ikaw ay nakapagsisi at nagsurrender ng iyong espiritu at kusang loob na tinanggap ang ibinibigay kong bagong espiritu. Walang record dito, kaya anak ka pa rin ng Diablo. Pero Panginoon, nagsisipa po ako araw-araw. Alam niyo, Panginoon, pagkatinanganan ng ulo ko, tumba ako. Di ba maraming mga ministries ngayon, pagkatinanganan ng ulo, ginaganon lang dito. Natutumba? Pero hindi naman nagbabagong espiritu. Me, when I touch your head, I don't expect you to fall. I expect you to change. Hallelujah. To change that spirit within you through the message of repentance. Willingly, you come and surrender yourself. Whoever you are, you must submit yourself to God. You must be reduced to zero. You must be reduced to nonentity. You must be reduced to something that you are, a sinner that needs the grace of God. Ganon talaga sa kaligtasan ng Diyos. Napakasimple ng mensaheng ito, mga kapatid. Ang spiritual revolution ay may mga pagbabagong mangyayari. Ang nakaluklok sa puso natin noon ay ang spirit of disobedience. Ngayon, dumating na ang pinakamalaking revolusyonaryo, si Jesus Christ, upang yan ay itapple down. Jesus Christ came to topple down the spirit of disobedience, which the head of which is Lucifer. Nang dumating siya rito, dinala niya ang mensahe ng pag-ibig at dinala niya ang mensahe ng pagsisisi. At si Satanas, sinabi niya, nakita ko nang bumagsak mula sa langit papunta dito sa lupa. Kung paano siyang bumagsak sa karya ng Diyos sa langit, babagsak din siya dito sa karya ng Diyos sa lupa, sabagat aangkinin na ng Diyos ang isang malakas na revolusyon ng pagbabago sa kanyang bayan na mangyayari sa kanyang puso. Ano ang mangyayari? Palalayasin ang hari ng pagsuway, the spirit of disobedience, layas! Pagkatapos, uupo ang bagong espiritong nagmumula sa Diyos na ang kumakatawan ay si Jesus Christ. Siya ang ating anak ng Diyos na sumunod unang-una sa kalooban ng Amang nasa langit. Siya na ngayon ang nakaluklok, naghahari sa ating mga puso. Hindi lang natin siya tinanggap na tagapagligtas, tinanggap natin siyang hari nang sinabi natin, isinusuko ko sa iyo ang aking espiritu
at hindi na ang bunga niya o kalooban niya ang mangyayari ngayon sa aking buhay. Kaya yung kanyang dalangin na idinalangin nung nasyenari rito, naganap na ngayon sa ating kapanahunan. Ano ang dalangin niya? Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Wow! Ang ganda pakinggan. Thy kingdom come! Saan? Saan? Saan darating ang kanyang kaharian? Yan, kaya bulaan yung mga reliyon at denominasyon sinasabing, dito kayo, tuturuan ko kayo ng daan papunta ng kaharian ng langit. O, ngayon, ano nangyari? Nasa wilderness kayo ng pananampalataya nyo. Libot-libot kayo sa mundong ito, hindi nyo nakita ang kaharian ng Diyos. Sapagkat hindi pa kayo ang pupunta doon, ang kaharian ng Diyos ang pupunta dito. Amen. Thy kingdom come! Paano ninyo alam na ang kaharian niya dumating na? Thy will be done on earth. Yan ang pinakamalaking bagay dyan. Ang kalooban niya matutupad na. E paano matutupad ang kalooban niya kung lahat tayo disobedient? Gusto man nating sumunod, hindi tayo makasunod. Dahil ang puno natin, santol pa rin. Disobedient pa rin. Ngayon, pwede na ba? May nagsisi na ba? Tingnan ko nga yung mga kamay ng mga sumukuna at nagsisi na sa harapan ng ating buhay. Thy kingdom come, thy will be done on earth. On earth. Natutupad niya ang kanyang kalooban dito, kaya ang kaharian niya nandirito na. Ang kaharian niya nakapasok na sa puso ng mga tao naririto. Kaya ang bandila ng kaharian ni Jesus Christ naririto na. Ito yung arka ng inyong kaligtasan. Ang papasok sa kaharian ang siyang maliligtas. Anong sinabi ng John 3:5? Maliban ang tayo panganak na muli sa tubig at sa Espiritu. Yun, pagkapanganakan sa Espiritu. Ngayon, na ipanganak na kayo sa Espiritu, may bagong ama na kayo. Ang lahat ay magsabing, ako'y ipinanganak na sa Espiritu ng Diyos. Mayroon akong bagong ama. Hindi laman. Hindi tao. Espiritu. Kaya ang ipinanganak niya sa akin ay Espiritu rin. Manang-mana ako sa Kanya. Sapagkat ang Espiritu nang galing sa Kanya ay ang Espiritu ng pagsusunod. Tulad ng anak niya na si Jesus Christ na ipinagpapatuloy ang buhay niya sa pamamagitan ng kanyang pinahiran na walang iba kundi si religious leaders, huwag kayo magalit sa akin. Yan naman ang katotohanan. Hanggang hindi kayo maalis sa relihiyon ninyo, galit kayo sa akin. Sa pagpunta ng anak ng Diyos dito, si Jesus Christ, at ang buhay niya, nilipat lang niya sa akin, ibang katawan to, pero nilipat lang niya. Ang pumako sa kanya sa krus, mga leader ng relihiyon. Kayo, gusto rin niyo ipako ako sa krus. Biro niyo, ang texting sa Pilipinas, sinasabing patay na si Kibuloy. Patay na raw ako, na heart attack daw ako. O kahit mag-basketball pa tayo maghapon, hindi ako maha-heart attack. Tingnan ninyo, halos 2 oras na ang aking pangangaral, naririto, magagawa ba ninyo yan? Hindi ninyo magagawa yan! Sapagkat ang pinagkaloob na mensahe sa akin ay ang mensahe ng katotohanan. Sinabi ko, Ama, ang gusto ko po, totoo. Sabagat gusto kong pumunta sa kaharian ninyo, kaya pagkat tinanggap ko ang totoo ang ipangangaral ko. Susundin ang bayan niya yan. Kaya ang kaharian ng Diyos narito na sa Kalibu-Aklan. Nabi ko kanina, sa mga nasa kanan, mga tupa na sumusunod sa kanyang boses, sumusunod, thy will be done ang kanilang puso. Sapagat bagong Espiritu nila, thy will be done in my life. Kaya nasusunod lang ang mga salita ng Diyos. Ano sasabihin ng Panginoon sa kanila? Dito kayo, mga tupa. Lahat, karamihan, dukha.
Aba, sabi nung nasa kaliwa, mga dukha yan. Oo, dukha nga, pero anak naman ng Diyos. Walang pinag-aralan yan! Walang ang pinag-aralan, pero anak naman ng Diyos. Alam mo ninyo, salamat sa Diyos ngayong huling araw na ito, hindi lang mga dukha ang tinatawag ng Diyos. Imposible ang mayaman makapasok sa kaharian ng Diyos. Marami na nakakapasok na mayaman ngayon. Sapagkat nangaunawa nila ang mensahe ng katotohanan. Walang pinipiling tao ang Diyos, mayaman ka man o dukha. Pagka ikaw ay sumunod at nagsisi, ikaw ay kakategorize sa mga tupa kasama ka riyan. Pagtingin ng Diyos, tupa, kambing. Sabi niya sa mga kambing, humayo kayo, go to eternal punishment. Because I was hungry, you did not feed me. I was a stranger, you didn't let me in. I was naked, you didn't clothe me. I was a stranger, you did not visit me. When, Lord? When did we do that? Anong sasabihin ng Panginoon? Sabi niya, tatawagin niya yung mga pinadala niya, mga apostoles, kasama na ako doon. Kung ginawa ninyo sa pinakamaliit sa mga alagad ko, ginawa ninyo sa akin. Hindi ka namin nakita pumunta sa kalibo, Panginoon. Wala kaming nakita doon na mata sa ilong tumuktok sa aming mga pintuan. Tuturo niya yung mga alagad niya, kasama na ako. Ah, si pastor pala. Kung anong ginawa pala ninyo sa akin, yun ang ginawa ninyo sa kanya. Mahal ba ninyo ako? Praise the Lord. Huwag ninyong sabihing mahal ninyo ang Panginoong Jesucristo kung hindi nyo ako mahal. Bakit? Kung ako nakikita ninyo, hindi nyo kayang mahalin. Yung pakayang hindi ninyo nakikita. Woo! Dito naman sa nasa harapan o nasa kanan, sabi niyang Panginoon, okay, kayong mga tupa ko, pumasok kayo sa kagalakan ng kaharian ng Diyos na inihanda para sa inyo sa buhay na walang hanggan. Sapagkat ako ay nagutom, pinakain ninyo. Ako ay nauhaw, pinainom ninyo. Walang damit, dinamtan nyo. Estranghero ako, pinatuloy nyo. Kailan, Panginoon? Ituturo niya, maaalala ninyo ang ginawa ninyo sa akin. Babasahin ang mga records ninyo. Bakit kayo ay naging tupa, sumunod? Merong record that you have surrendered your life one day. Nangaral ako sa kalibo, pumunta ka doon, sinurrender mo ang buhay mo. Panginoon, kusang loob ako'y lalapit sa iyo. Susurrender ko na ang aking espiritu. Not my will, not the will of the Spirit, but your will be done in my life. Lord, I will follow John 3:5. What is John 3:5? Except a man be born of water. Bakit may water? Because water is an identification with Him. Because the good news is death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Death is when you repent. When you repent, that is equivalent to death. Patay ang lumang espiritu. Ang taong patay, anong gagawin natin? Ililibing mo. Your grave is not watery grave. That is an equivalent of your burial. We will bury you according to Romans chapter 6. They that are dead in Christ are buried with Him by baptism into His death. That likewise as Christ rose from the dead, we should also walk in newness of life. So, ibabaon ka, you went with the death of Jesus Christ by repentance. You went with Jesus Christ through His burial by baptism. When you came up out of the water and you have that new spirit, you were identified with His resurrection. Bago ang nilalang na lumitaw sa tubig. Now the Bible says, they that are in Christ are new creatures. Old things, old spirit are passed away. Behold, all things are become new. Bago ka na ngayon, bagong espiritu, bagong pananampalataya, bagong pagsusunod, bagong kaharian, bagong ama. Tingnan kayo ngayon ng Panginoon, hindi nang makikita yung mukha nyo,
hindi makikita yung laman nyo, makikita niya ang espiritong nakapasok sa loob ng katawan nyo. Naniniwala ba kayo sa mga bagay na hindi nyo nakikita? Nakakita na kayo ng kaluluwa nyo? Nakakita na kayo ng espiritu nyo? Pero may mga ebidensyang meron kayong espiritu. Sapagkat kung masama ang espiritu ninyo, masama ang bunga. Kung kaluluwa lang, eh hindi kayo makikilala, para lang kayong hayop. Hindi kayo masama, hindi mabuti. Categorize under sin pa rin. Pero pag may espiritu ka, ano ang espiritu mo, lalabas ang bunga. Amen. Kung santol, santol. Kung mangga, mangga. Kung masama, masama. Kung mabuti, mabuti. Kung masunurin, masunurin. Kung masuwain, susuwayo. Ngayon, nakikilala tayo sa pamamagitan ng ating espiritu. Sapagkat tayo, ang bunga natin, sumusunod. Sumusunod sa kalooban ng Diyos. Darating ang panahon, haharap ang lahat ng tao sa harapan ng Diyos. Dalawa lang ang paningin niya. Anak ng demonyo, hindi ka nagsisi, dito ka. Anak ng Diyos na nakapagsisi, dito ka. Magre-reklamo yun dito. Panginoon, ako po ay gumawa ng malaking kababalaghan. Panginoon, ako po ay apostol. Panginoon, ako po ay ganito. Malaking libos ang binigay ko. Panginoon, gumawa po ako, nagpropesya ko sa iyong pangalan. The Lord will say, 7:21 of Matthew, not all that say unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but they that obey the will of my Father which is in heaven. Hallelujah! Hallelujah! Naniniwala kayo na yan ang ililigtas ng Diyos sa inyo? Kung saan ang espiritu ninyo galing, maliligtas ang kaluluwa ninyo, sapagkat ang kaluluwa, neutral yan, sasama kanino man. Espiritu ng Diyos, sasamahan yan. Kaya panganak ka sa Espiritu, alam mo ang relasyon mo sa Diyos ngayon. Naniniwala kayo niyan, mga kapatid? Kung wala kayong pananampalataya, hindi ninyo mapapaniwalaan yan. Kaya kailangan manampalataya kayo. Ano ang pananampalataya? Maniniwala ka sa bagay na hindi mo nauunawaan, paniwalaan mo na lang. Buhay na walang hanggan. Your soul will not die. Your body will die, but your soul will not. This is the importance of the good news today that I am preaching to you. Kailangan tanggapin natin yon kung gusto nating maligtas. Lumakad tayo, sumuko tayo, at kusang loob nating lapitan siya at sabihin, Panginoon, sinusuko ko ang aking sarili sa inyo. Hallelujah. Ngayong oras na ito, pagkakataon ninyo, mga kapatid, dito sa Kalibo, kung hindi pa kayo nakapasok sa karya ng Diyos, hindi pa kayo ipinanganak na muli, wala pang record ang inyong buhay na kayo ay nagsisi ng inyong kasalanan. Isang araw, mamamatay kayo, ang inyong kaluluwa haharap sa harap ng Diyos. Kukunin ang mga kasulatan ng buhay mo. Kung walang record, sinabi ng banal na kasulatan, whosoever whose name is not found written in the book of life is cast into the lake of fire, which is the second death. Titingnan ang record mo. Kung walang record doon, impyerno ang pupuntahan mo. Ito ang kahalagahan ng magandang balita. Huwag kang pumasok saan-saan man. Magsisi ka. Pagka nagsisi ka, tinanggap mo siya bilang hari. Automatic, ikaw ay magiging anak ng Diyos. At ikaw ay papasok hindi sa relihiyon at denominasyon, kundi sa kanyang kaharian. Don't send an angel to guide me day and night, and don't leave this heaven low that would make my burdens light. I don't want to see a miracle of your power and might, but
But I just want to know that you still love me, Lord. Don't stop the heavens just to show me a sign, and don't change the seasons or refuse the sun to shine. Just let me feel the sacred thrill of your touch one more time. Then I know, yes I know, that you still love me. Don't send out blessings, you see I've had more than my share. I'll keep on guessing if tomorrow will be there. I'm not asking for your mercy in my hour of dark despair, but I just want to know that you still love me, Lord. Don't stop the heavens just to show me a sign, and don't change the seasons or refuse the sun to shine. Just let me feel the sacred thrill of your touch one more time. Then I know, yes I know, that you still love me. Don't stop the heavens just to show me a sign, and don't change the seasons or refuse the sun to shine. Just let me feel the sacred dream of your touch one more time. And I know, yes I know, that you still love me. Hallelujah. Alisin ang lahat ng building sa sanlibutan ito. Titipunin tayo sa isang lugar. Tapos tatayo ang Diyos sa harap natin in judgment. When He looks at us, He does not categorize us by race, by religion, by socioeconomic status. He does not categorize you in those things. He only categorizes you into two divisions. Whether you are a child of the devil with an unrepented, disobedient spirit, or a child of God who has the experience of repentance and being born again in that spirit, and thereby getting the power to become a child of God through that obedient spirit. That is how God categorizes us. Yes. Dalawang bahagi lang ang paningin ng Diyos sa atin. Marami ang magre-reklamo doon. Sabi ng Panginoon sa lahat ng alak ng demonyo na hindi na nagsisi ng kanilang kasalanan, dito kayo sa kaliwa. Anong tawag sa kanila? Mga kambing. Dito kayo, sabi niya sa Matthew 25, sa kaliwa kayo. Sa mga anak naman ng Diyos, dito kayo sa kanan, mga tupang sumusunod sa aking mga salita. Ito kayo. Tinan nyo,
Dito, marami, marami rin dito. Baka magreklamo yung nasa kaliwa, lalapit sa Panginoon. Panginoon, alam ninyo, puti ako. Sabi ng Panginoon, puti ka nga, pero nakaparin ang demonyo. Kasi hindi titingnan yung balat mo, Espiritu. Hindi ka nakapagsisi, titingnan ang record mo. Anong pangalan mo? William Smith. Pinanganak ka May 1, 1970. Namatay ka May 2, year 2030. Walang record dito sa lifespan ng buhay mo, which is 70 years, na ikaw ay nakapagsisi at nag-surrender ng iyong espiritu at kusang loob na tinanggap ang ibinibigay kong bagong espiritu. Walang record dito, kaya anak ka pa rin ng Diablo. Pero Panginoon, nagsisipa po ako araw-araw. Alam niyo, Panginoon, pagkatinanganan ng ulo ko, tumba ako. Di ba maraming mga ministries ngayon, pagkatinanganan ng ulo, ginaganon lang dito. Natutumba. Pero hindi naman nagbabagong espiritu. Me, when I touch your head, I don't expect you to fall. I expect you to change. Hallelujah. To change that spirit within you through the message of repentance. Willingly, you come and surrender yourself. Whoever you are, you must submit yourself to God. You must be reduced to zero. You must be reduced to nonentity. You must be reduced to something that you are, a sinner that needs the grace of God. Ganon talaga sa kaligtasan ng Diyos. Napakasimple ng mensaheng ito, mga kapatid. Ang spiritual revolution ay may mga pagbabagong mangyayari. Ang nakaluklok sa puso natin noon ay ang spirit of disobedience. Ngayon, dumating na ang pinakamalaking revolusyonaryo, si Jesus Christ, upang iyan ay i-topple down. Jesus Christ came to topple down the spirit of disobedience, which the head of which is Lucifer. Nang dumating siya rito, dinala niya ang mensahe ng pag-ibig at dinala niya ang mensahe ng pagsisisi. At si Satanas, sinabi niya, nakita ko nang bumagsak mula sa langit papunta dito sa lupa. Kung paano siyang bumagsak sa karena ng Diyos sa langit, babagsak din siya dito sa karena ng Diyos sa lupa, sabagat aangkinin na ng Diyos ang isang malakas na revolusyon ng pagbabago sa kanyang bayan na mangyayari sa kanilang puso. Ano ang mangyayari? Palalayasin ang hari ng pagsuway, the spirit of disobedience, layas! Pagkatapos uupo ang bagong espiritong nagmumula sa Diyos na ang kumakatawan ay si Jesus Christ. Siya ang ating anak ng Diyos na sumunod unang-una sa kalooban ng Amang nasa langit. Siya na ngayon ang nakaluklok, naghahari sa ating mga puso. Hindi lang natin siya tinanggap na tagapagligtas, tinanggap natin siyang hari nang sinabi natin, isinusuko ko sa iyo ang aking espiritu. At hindi na ang bunga niya o kalooban niya ang mangyayari ngayon sa aking buhay. Kaya yung kanyang dalangin na dinalangin nung nasyenari rito, naganap na ngayon sa ating kapanahunan. Ano ang dalangin niya? Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Wow! Ang ganda pakinggan. Thy kingdom come! Saan? Saan? Saan darating ang kanyang kaharian? Yan. Kaya bulaan yung mga reliyon at denominasyon sinasabing, dito kayo, tuturuan ko kayo ng daan papunta ng kaharian ng langit. Oh, ngayon, anong nangyari? Nasa wilderness kayo ng pananampalataya nyo. Libot-libot kayo sa mundong ito, hindi nyo nakita ang kaharian ng Diyos. Sapagkat hindi pa kayo ang pupunta doon, ang kaharian ng Diyos ang pupunta dito. Thy kingdom come. Paano ninyo alam na ang kaharian niya dumating na? Thy will be done on earth. Yan ang pinakamalaking bagay dyan. Ang kalooban niya matutupad na. Eh, paano matutupad ang kalooban niya kung lahat tayo disobedient? Gusto man nating sumunod, hindi tayo makasunod. Dahil ang puno natin, santol pa rin.
disobedient pa rin. Ngayon, pwede na ba? May nagsisi na ba? Tingnan ko nga yung mga kamay ng mga sumukuna at nagsisi na sa harapan ng ating buhay. Thy kingdom come, thy will be done on earth. On earth. Natutupad nga ang kanyang kalooban dito, kaya ang kaharian niya nandirito na. Ang kaharian niya nakapasok na sa puso ng mga tao naririto. Kaya ang bandila ng kaharian ni Jesus Christ naririto na. Ito yung arka ng inyong kaligtasan. Ang papasok sa kaharian ang siyang maliligtas. Anong sinabi ng John 3:5? Maliban ang tayo panganak na muli sa tubig at sa Espiritu. Yun, pagkapanganakan sa Espiritu. Ngayon, naipanganak na kayo sa Espiritu. May bagong ama na kayo. Ang lahat ay magsabing, ako'y ipinanganak na sa Espiritu ng Diyos. Mayroon akong bagong ama. Hindi laman. Hindi tao. Espiritu. Kaya ang ipinanganak niya sa akin ay Espiritu rin. Manang-mana ako sa Kanya. Sapagkat ang Espiritu nang galing sa Kanya ay ang Espiritu ng pagsusunod. Tulad ng anak niya na si Jesus Christ na ipinagpapatuloy ang buhay niya sa pamamagitan ng kanyang pinahiran na walang iba kundi si mga religious leaders, huwag kayong magalit sa akin. Yan naman katotohanan. Hanggang hindi kayo maalis sa relihiyon ninyo, galit kayo sa akin. Sa pagpunta ng anak ng Diyos dito, si Jesus Christ, at ang buhay niya, nilipat lang niya sa akin, ibang katawan to, pero nilipat lang niya. Ang pumako sa kanya sa krus, mga leader ng relihiyon. Kayo, gusto rin niyo ipako ako sa krus. Biro niyo, ang texting sa Pilipinas, sinasabing patay na si Kibuloy. Patay na raw ako, na heart attack daw ako. O kahit mag-basketball pa tayo maghapon, hindi ako maha-heart attack. Tingnan ninyo, halos 2 oras na ang aking pangangaral, naririto, magagawa ba ninyo yan? Hindi ninyo magagawa yan! Sapagkat ang pinagkaloob na mensahe sa akin ay ang mensahe ng katotohanan. Sinabi ko, Ama, ang gusto ko po, totoo. Sabagat gusto kong pumunta sa kaharian ninyo, kaya pagka tinanggap ko ang totoo ang ipangangaral ko. Susundin ang bayan niya yan. Kaya't ang kaharian ng Diyos narito na sa Kalibuaklan. Nabi ko kanina, sa mga nasa kanan, mga tupa na sumusunod sa kanyang boses, sumusunod, thy will be done ang kanilang puso. Sapagat bago yung Espiritu ng Lord, thy will be done in my life. Kaya nasusunod lang ang mga salita ng Diyos. Ano sasabihin ng Panginoon sa kanila? Dito kayo, mga tupa. Lahat, karamihan, dukha. Aba, sabi nung nasa kaliwa, mga dukha yan! Oo, dukha nga, pero anak naman ng Diyos. Walang pinag-aralan yan! Walang pinag-aralan, pero anak naman ng Diyos. Alam mo ninyo, salamat sa Diyos ngayong huling araw na ito, hindi lang mga dukha ang tinatawag ng Diyos. Imposible ang mayaman makapasok sa kaharian ng Diyos. Maraming na nakakapasok na mayaman ngayon. Sapagkat nangaunawa nila ang mensahe ng katotohanan. Walang pinipiling tao ang Diyos, mayaman ka man o dukha. Pagka ikaw ay sumunod at tagsisi, ikaw ay kakategorize sa mga tupa kasama ka riyan. Pagtingin ng Diyos, tupa, kambing. Sabi niya sa mga kambing, humayo kayo, go to eternal punishment. Because I was hungry, you did not feed me. I was a stranger, you didn't let me in. I was naked, you didn't clothe me. I was a stranger, you didn't visit me. When, Lord? When did we do that? Anong sasabihin ng Panginoon? Sabi niya, tatawagin niya yung mga pinadala niya, mga apostoles, kasama na ako doon. Kung ginawa ninyo sa pinakamaliit sa mga alagad ko, ginawa ninyo sa akin. Hindi ka namin nakita pumunta sa Kalibo, Panginoon. Wala kaming nakita doon na mata sa ilong tumuktok sa aming mga pintuan. Tuturo niya yung mga alagad niya, kasama na ako.
Ah, si pastor pala, kung anong ginawa pala ninyo sa akin, yun ang ginawa ninyo sa kanya. Mahal ba ninyo ako? Praise the Lord. Huwag ninyong sabihing mahal ninyo ang Panginoong Jesucristo kung hindi nyo ako mahal. Bakit? Kung ako nakikita ninyo, hindi nyo kayang mahalin. Yung pakayang hindi ninyo nakikita. Woo! Dito naman sa nasa harapan o nasa kanan, sabi niyang Panginoon, okay, kayong mga tupa ko, pumasok kayo sa kagalakan ng kaharian ng Diyos na inihanda para sa inyo sa buhay na walang hanggan. Sapagkat ako ay nagutom, pinakain ninyo. Ako ay nauhaw, pinainom ninyo. Walang damit, dinamtan nyo. Estranghero ako, pinatuloy nyo. Kailan, Panginoon? Ituturo niya, maaalala ninyo ang ginawa ninyo sa akin. Babasahin ang mga records ninyo. Bakit kayo ay naging tupa, sumunod? Merong record that you have surrendered your life one day. Nangaral ako sa kalibo, pumunta ka doon, sinurrender mo ang buhay mo. Panginoon, kusang loob ako'y lalapit sa iyo, susurrender ko na ang aking espiritu. Not my will, not the will of the Spirit, but your will be done in my life. Lord, I will follow John 3:5. What is John 3:5? Except a man be born of water. Bakit may water? Because water is an identification with Him. Because the good news is death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Death is when you repent. When you repent, that is equivalent to death. Patay ang lumang espiritu. Ang taong patay, anong gagawin natin? Ililibing mo. Your grave is not watery grave. That is an equivalent of your burial. We will bury you according to Romans chapter 6. They that are dead in Christ are buried with Him by baptism into His death. That likewise as Christ rose from the dead, we should also walk in newness of life. So, ibabaun ka, you went with the death of Jesus Christ by repentance. You went with Jesus Christ through His burial by baptism. When you came up out of the water and you have that new spirit, you were identified with His resurrection. Bago ang nilalang na lumitaw sa tubig. So the Bible says, they that are in Christ are new creatures. Old things, old spirit are passed away. Behold, all things are become new. Bago ka na ngayon, bagong espiritu, bagong pananampalataya, bagong pagsusunod, bagong kaharian, bagong ama. Tingnan kayo ngayon ng Panginoon, hindi nang makikita yung mukha nyo, hindi makikita yung laman nyo, makikita niya ang espiritong nakapasok sa loob ng katawan nyo. Naniniwala ba kayo sa mga bagay na hindi nyo nakikita? Nakakita na kayo ng kaluluwa nyo? Nakakita na kayo ng espiritu nyo? Pero may mga ebidensyang meron kayong espiritu. Sapagkat kung masama ang espiritu ninyo, masama ang bunga. Kung kaluluwa lang, eh hindi kayo makikilala, para lang kayong hayop. Hindi kayo masama, hindi mabuti. Categorize under sin pa rin. Pero pag may espiritu ka, ano ang espiritu mo, lalabas ang bunga. Amen. Kung santol, santol. Kung mangga, mangga. Kung masama, masama. Kung mabuti, mabuti. Kung masunurin, masunurin. Kung masuwain, susuwayo. Ngayon, nakikilala tayo sa pamamagitan ng ating espiritu. Sapagkat tayo, ang bunga natin, sumusunod. Sumusunod sa kalooban ng Diyos. Darating ang panahon, haharap ang lahat ng tao sa harapan ng Diyos. Dalawa lang ang paningin niya. Anak ng demonyo, hindi ka nagsisi, dito ka. Anak ng Diyos na nakapagsisi, dito ka.
magrereklamo yun dito. Panginoon, ako po ay gumawa ng malaking kababalaghan. Panginoon, ako po ay apostol. Panginoon, ako po ay ganito. Malaking libos ang binigay ko. Panginoon, gumawa po ako, nagpropesya ko sa iyong pangalan. Yun. Katangisip lang ng tao yun. Etong gawin mo, masosolve yan. Etong gawin mo, magbibigay ka ng malaking offering, masosolve yan. Hindi rin masosolve yun. Walang makakasolve yan. Alam ninyo, huwag kayong mawala ng pag-asa. Sapagkat, habang tayo naririto, mahal tayo ng ating buhay na Diyos. Hallelujah! Dumating ang ating Panginoon! The Bible says, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us. He was born of a woman, but his father is not a man, so he was not born in sin, he was not born through the process of the flesh, but he was born of the Spirit. That's why he is sinless. He's spotless. He came, and he was the solution to that problem. Nung siya dumating, anong sinabi niya? Isa lang ang mensahe niya. Repent. The other word for repentance is surrender. Anong isosurrender mo? Yung minana mo na espiritu na hindi mo mabago-bago. Isurrender mo yun. Ang iba, nagiging cosmetic pa nga yung mga religyosong belief nila eh. Alam ko, santol ako, pinipitas ko lahat ang bunga para maging mangga ako tingnan. Bibili ako ng maraming mangga sa Gimaras. Itatali ko dito sa puno. Tinali lahat, oh. Tinali, para kung tinan mo sa malayo, uy, mangga! Uy, bago ka na, mangga! Pero pagka inuga mo, pinadaan mo sa trial, aba, nako, nahuhulog ang mga mangga, nakatali lang pala! Artificial. Naging plastic tuloy. Hindi totoo. Kasi yung puno mo, yun pa rin! Gusto mo bang maging mangga? Ang solusyon si Jesus Christ. Anong dala niya, mga kapatid? Mensahe! Repent! Anong ibig sabihin ng repentance? Sabi ni Jesus Christ, kung ihahambing ko ngayon sa parable na ito, eto ang dala niya. Dumating si Jesus Christ, nakasakay sa isang bakho. Alam niyo kung ang bakho? O kung di niyo lang, bulldozer na lang. Nakasakay sa bulldozer si Jesus Christ. Sabi niya, itong bulldozer ko, ang solusyon. Itong sinasakyan kong mensahe, ang solusyon. Kayong lahat na mga santol, makinig kayo. Yang mga santol na yan, yan ang mga makasalanan ng Espiritu. Puno ng kasalanan yan. Makinig kayong lahat. May problema ba kayo? Gusto niyo maging mangga lahat? Matuwid sa Diyos lahat? Eto ang solusyon, bulldozer. Buldusin natin ang punong kahoy ninyo. Pero, magpirmahan muna tayo. You have to be willing to do it. You have to repent. I have the solution, but you have to repent. You have to sign an agreement. Lord, I am willing! Ito yung lupa ko, ang puso ko. Etong lupa ko. Yung punong kahoy nakatanim sa puso ko, yung punong kahoy nakatanim sa lupa ko, anong punong kahoy, kasalanan, isusurrender ko po sa inyo ang punong kahoy. Pasok kayo sa lupa ko, Panginoon. Dalhin ninyo yung bulldozer nyo. Buldusin po ninyo. Hindi lang bulldozer ang dala niya. Sa likod ng kanyang bulldozer, ay maraming punong kahoy na bago ang dala niya. Punong kahoy ng mga mangga. Anak, sabi niya, pagka inalis natin ang santol, papalitan natin ng mangga. Sino ang gustong maging mangga ang kanyang espiritu? You just invite Jesus Christ. Walang bayad. Just invite Him. Pero kung nakarinig ka ng mensaheng ito, pero ayaw mong papasukin siya sa bakod ng puso mo, gusto mo pa rin, santol ka, eh hindi ka pipilitin ni Jesus Christ. Because hindi naman sapilitan ang magandang balita.
dadaan-daan ka lang niya, kahit ang solusyon siya, dadaan-daan lang, walang mangyayari sa iyo, santol ka pa rin. Pero para sa lahat ng tatanggap sa kanya, sabi ng John chapter 1 verse 12, to them that received him, or accepted him, or invited him to come into their land, and then use your bulldozer, Lord, through my agreement, through my repentance, through my willingness, through my surrendering of this land, palitan mo ang punong kahoy na ito. Alisin mo! Daraan ng kapangyarihan ng Diyos, bubuldusin yung santol mo. Hindi lang pipitasin ang bunga, pati ang puno. Aalisin! Pagkatapos, magtatanim ng bagong puno. Sabi niya, huwag kang mag-alala na, eto ang bagong espiritu itatanim natin. What is that new spirit? It is the spirit of disobedience? No. It is the spirit of obedience to the will of God. Hallelujah! Hallelujah! Ngayon, sinabi ng Ezekiel 36:26, the Lord said, I will put in them a new heart. And I will put in them a new spirit, so that they might be able to obey my statutes and my commandments. Ngayon, eto ang kasalanan ng reliyon. Hindi na bago ang puno ninyo. Pinipitas lang ang bunga. Tuwing mangangaral dito, ginagamit ang banal na kasulatan, tinuturuan ng mga disobedient spirits, obey! Obey! Paano maturuan ng obedience ang disobedient? Ngayon, yung tao, pinipilit niyang sumunod hanggang ang mga kalyo niya, ang lalapad na, makasalanan pa rin. Hanggang napapansin mo, ang tao ay namamatay ng kanyang pag-asa. Kahit anong gawin ko, hindi ako maka-obey. Nakikinig lang ako, pero hindi ako maka-obey. Bakit maka-obey ka? Eh, disobedient ka. Hindi mo kasalanan yun. Tingnan ninyo, mga kapatid, ang milagrong ginawa ng Panginoon. It is not hard for you to obey the Word of God now. Because you have an obedient spirit. Kapag napasok sa iyo yan, kilala mo kung sino ang nagbigay niyan. Ang nagbigay ay ang amang nasa langit. Anong ibig sabihin nun? Ipinanganak ka na sa kanyang espiritu, meron ka ng bagong ama. So, a new relationship will start. So, when God stands before us and He looks at us, He does not see your facial features. He does not see your race. He does not see your educational attainment. He does not see how rich and how poor you are. He does not see your social standing. What He sees is the spirit that is within you, whether you are a child of God or a child of the devil. Hallelujah! So sa mga pagtitipon, kung ang lahat ng tao ay titipunin, itong end times na tinatawag, ito yung hindi pagkawasak ng sanlibutan. That's a misinterpretation of the terms according to the Word of God. Kala nila yung end of the world, mawawasak ang mundo, mawawala dito, hindi po. End of the world means the end of the system of the world. Itong sistemang pampolitika, itong sistemang sosyal na ginagalawan natin, itong sistemang relihiyoso, itong sistemang pananalapi, financial system, political system, economic system, social system, religious system of the world. This is going to end. Tatapusin yan. Because this is not God's system. Ang itatayo niya ay ang sistema ng kanyang kaharian. Hallelujah. Bago kayo pumunta sa inyong mga ginagalawang buhay,
makinig muna kayo ng pangangaral ng salita ng Diyos. Sapagkat itong sistema ng kaharian na ipinadala at ipinagkatiwala sa inyong pastor, ito ang sistemang itatayo ng Diyos sa mundong ito na paghaharian niya ng 1,000 taon. Hallelujah! Tatapusin ng Diyos the financial system, the elaborate, complicated financial system of the world is going to end. Napakasimple ng introduction ng financial system ng Diyos. Napakasimple. Papalitan ng Diyos ang sistemang pang-ekonomiya ng sanlibutan. Papalitan din ng Diyos ang political na sistema ng sanlibutan. Sa kakristyanuhan naman, makikita ninyo, si Kristo lahat ang pinapangaral, pero hindi nagkakaintindihan. Nagkakawatak-watak tayong lalo ng dahil sa relihiyon at denominasyon. Hindi tayo nagkaka-isa, hindi tayo nagmamahalan. Pero tingnan mo mga kapatid, habang ako ipapunta rito, nagta-travel by land, I travel by air, I travel by land, I travel by sea, tagtag ng simbahan ng Pilipinas! Pero tad-tad din ang away. God's people that are sincere and honest in wanting to find the truth about Jesus Christ are so much confused that they don't know what to do. And it is religion who should be the oasis of people who seem to walk in the desert of untruth. But instead of finding water that will satisfy and quench their spiritual thirst, they become more thirsty, they become more confused, and they seem to walk in an endless darkness, not knowing where the true way can be found. Wala silang pag-asa na makita ang dulo ng katotohanan, sapagkat wala kang makikita. Yan po ang dulot ng relihiyon. Eh, pati nga ako nangangaral na sa kaharian. Pinapangaral ko na nga, diretso si Jesus ka. Kita nyo, hindi na reliyon yan eh. Babaguhin ng Diyos at papalitan niya ang lahat ng mga bagay na yan. Aalisin niya yan. Ang tunay, ang kanyang ipasusunod sa kanyang bayan. Nasusunod bang sinabi ni Jesus Christ? Hindi nasusunod. Eh, pinapangaral nga si Jesus Christ, hindi naman sinusunod ang kanyang sinasabi. Anong sinabi ni Jesus Christ? Love one another, that the world may know you are my disciples. Anong sabi ni Jesus Christ? Kung tayo ay puro sa Kanya, magmamahalan tayo. Hindi nga tayo-tayo lang, sinabi pa nga niya, love your enemy. Do good to them that hate you and persecute you and despitefully use you. Sabi niya, do good to them. Eto ngayon ang relihiyon, ang mukha ng relihiyon, nakita natin, ang mukha ng denominasyon, nakita natin. Lalo tayong nagkabahabahagi, nagkawatak-watak at hindi nagkakaintindihan. Alam ba ninyo ang sistemang yang relihiyoso at denominational ay papalitan ng Diyos ng tunay. Hallelujah! Hallelujah! At ang mensahe na Kanyang ipaalam sa atin ay napakasimple lamang. Ito na nga ang pasimula. This is now the beginning of the restoration of the simplicity of the message that Jesus Christ brought to this earth. He died, was sacrificed, He died, and then was buried. On the third day, He rose again. And He rose again victoriously. And when He rose again, He gave us His word. 2,000 years ago, up to now, is now the beginning of the restoration of the purity and the simplicity of the truth of the message of Jesus Christ, which I am now preaching to you today. What is the simplicity of that message?
The message is so simple. It is only contained in one word. Repent. Anong ibig sabihin ng repent? Magsisi. Anong ibig sabihin ng magsisi? Ang ibig sabihin ng magsisi para sa iba, iiyak. Ang ibig sabihin ng magsisi para sa iba, pag tinanganan mo dito, matutumba. Magtatumbling. Ang ibig sabihin ng repent para sa iba, magsisimba ako, mataimtim sa Diyos. That's not the meaning of repentance per se. The meaning of repentance is deeper than that. Repentance means you come because you understood the message that you cannot save yourself. And you understood that Jesus Christ who sacrificed his life on the cross is the perfect sacrifice, and you don't have to pay for the penalty of your sin because it was him who came and was crucified on that cross that paid for the penalty of your sin. He is the substitutionary savior for you. Lalapit ka lang. Hindi ko maligtas ang sarili ko. Ikaw ang tagapagligtas. Nagbayad ng kasalanan ko. Ngayon, Panginoon, ako po ay susuko sa iyo. Repentance is a surrender. What will you surrender? Eh, rebelde tayo sa Diyos. Alam niyo yun? Pagka makasalanan kayo, rebelde kayo sa Diyos. Pastor, may relihiyon po ako. Hindi ako makasalanan. Pakinggan mo ito, kapatid. Nung ipinanganak ka, ang kasalanan mo, kasama mo na. Bakit? Galing yan sa iyong magulang. Saan galing ng magulang mo? Sa magulang niya. Saan galing ng magulang niya? Sa magulang niya. Saan galing ng magulang na magulang niya? Kay Eva at kay Adan. You see, God is the one who created us. You believe me? Niniwala ba kayo na ang Diyos ang gumawa sa atin? Ito ang pagkagawa natin. Kinuha niya ang alabok sa lupa, pinorma ng Diyos, eh yung mga galaxies, yung mga universo na nakita natin, yung mga mundong yan, hindi niya ginawang ganun eh. Sinabi lang niya, let there be light, there was light. Let there be firmament, there was firmament. Let there be waters, let there be feces in the waters. Lahat yan. He just spoke everything into existence. But when He created man, which is His own masterpiece, He did not speak you into existence. He created you, the Bible says, with His own hands. Kumuha siya ng alabok ng lupa. Pinorma. Nilagyan ng mata. Lagyan ng ulo. Kamay. Perfectly. That the Bible says the hosts of heaven applauded, clapped their hands because of the majesty of what God is doing. Pumalakpak sila sapagkat napakaganda ng pagkagawa natin. Naporma ng tao. Nakatayo na siya. Pero walang buhay. Walang hininga, walang buhay. Patay. Kung sasabihin mo, walang hininga, walang buhay, pero formado, eh patay. Nakakita na ba kayo ng patay? May mata, may ilong, may lahat, walang buhay. Sabi ng Diyos, hindi maaring magsamba sa akin tong patay na to. Hindi maaring kilalanin ako nito. Kung anong ginawa ng Diyos, hinipan niya ang butas ng kanyang hilong. Lumapit ang Panginoon, ang Diyos, at pagkatapos, pumasok ang hininga sa butas ng iyong ilong. Biglang-bigla, nabuhay ka. Nakilala mo ang sarili mo. Alam mong may paa ka, may kamay ka, lahat-lahat, nakilala mo. At ang katawan mo, nakilala niya ang mundong ito. Kilala mo ang katawan mo, kilala mo ang sarili mo, kilala mo ang buhay mo, kilala mo ang kapalibutan mo. Kilala mo may mga hayop, kilala mo may mga bundok, kilala mo may mga kahoy, kilala mo may tubig, lahat kilala mo. Isa lang hindi mo pa kilala yung gumawa sa iyo. Ang pangalawang ipapasok ng Diyos ay ang tinatawag na Espiritu. Because the Spirit, when it is inside of you, will tell you of your relationship with the Father. Without that, you only have a soul and a body. You are not better than an animal. Ang kalabaw, may kaluluwa rin yan.
animal soul at may katawan. Pero hindi kilala ang gumawa sa kanya. Nakakita naman kayong tao lumalakad dyan, walang espiritu ng Diyos, spiritually dead ang tawag dyan. Kilala niya ang sarili niya, kilala niya ang kapalibutan niya, pero hindi niya kilala ang Diyos. Kung sasabihin mong, kilala ko ang Diyos, may relihiyon ako, hindi ka naipakilala ng relihiyon sa Diyos sapagkat hindi nagkaroon ng koneksyon kayo ng Diyos hanggang ngayon. Sasabihin ko sa iyo maya-maya kung paano magkaroon ng koneksyon. Eto, ipapasok na sana ng Diyos ang Espiritu niya upang makilala na natin siya. Ang tunay na paglilingkod sa Kanya, ang tunay na relationship sa Kanya, umikse na ngayon si Satanas. Si Lucifer, isang anghel, bumagsak mula sa langit dahil nagrebelde siya. Gusto niya maging Diyos, katulad ng Diyos. So, rebelde si Lucifer. Pumunta sa mundong ito, binagsak dito, tinuruan niya ngayon ang tao kung paano ding magrebelde sa Diyos. Ah, pumasok siya sa ahas, pumunta doon sa punong kahoy, sabi ng Panginoon sa lahat ng puno dito, makakain ka! Ngunit sa punong ito, hindi ka kakain sa araw na ika'y kakain, mamamatay ka! Bago pa man makapasok ang Espiritu sa kanya, ang ahas na ang umuna at nilinlang si Eva. To make the story short, kumain si Eva, it was the disobedience, the first disobedience. You know what disobedience is? Disobedience is sin. The spirit of sin is disobedience. That is the spirit that came into the human being now. Instead of the spirit of God, it is the spirit of the devil that came into us. Tapos, natapos na ni Lucifer ang kanyang ginawa, umalis na siya, sitting pretty na siya. Alam niya, ito ay lalaganap na. Parang virus yan sa computer. Lalaganap na yan. Lahat na magkakaroon na ng virus. Basta pinanganak ka, may virus ka na ng disobedience. Kaya yung bata, hindi mo natuturuan yon. Matigas ang ulo noon pagdating na ng araw. Amen. Amen. Our Catholic friends calls that the original sin. It is true. It is the original sin of disobedience. Ngayon, paano nating masosolve yan? Religiosity is not the answer to the remedy to that spiritual problem. Religion and denomination is not the answer. Your race is not the answer. Your wealth is not the answer. Your friends are not the answer. Nobody is the answer. Impostor lang ang magsasabing, kami ang makapagsosolve niyan. Pumunta kayo, tuturuan ko kayo kung paano kayong pumunta sa kaharian ng langit. Mali po yun. Hindi tama yun. Amen? Amen? Dumating si Jesus Christ dito, marami ng relihiyon. May Pareseo, may Saduceo. Nagdidibatihan na ang mga yan nang dumating si Jesus Christ dito. Lahat nagtuturo, ang tao ay nanginginig. Ang tao ay napakareligyoso, pero ang espiritu ay walang pagbabago. Amen. Hindi pa rin makasunod-sunod yan sa kalooban ng Diyos sapagkat ang espiritu mo sa loob ay parang punong kahoy yan. Kung ano ang punong kahoy, siya ang bunga. Amen. Sabi ni Jesus Christ, makikilala mo ang puno sa pamamagitan ng kanyang bunga. Kung ang espiritu ng kasalanan, the disobedience, ay sangtol, santol talaga ang bunga mo. Halimbawa, ang katuwiran ay mangga. Gusto mong maging mangga, pero ang puno mo, santol. Pitasin mo lang lahat yun! Santol ka pa rin. Kanino? Kuminsan, hindi pa ikaw ang pumipitas eh. Kawawa naman yung mga pari kuminsan. Papasok kayo sa kumbento, mangungumpesyal kayo sa kompesyonaryo, Padre, marami na po akong bunga. Pwede bang pakipitas? Hinarbes ng pare ngayon. Kailangan din harbesin din yung nasa sa kanya. Hindi masosolve yun. That is a spiritual problem. It cannot be solved by religious, denominational, or human means. It's a spiritual problem. And only a spiritual remedy can solve it.
Wala talagang mangyayari doon. Tingnan ninyo, ang iba naman sa Middle East, masosolve down nila yung problema nila para magsasamba sila sa buhaya, magsasamba sila sa mga bituin. Oh, ang mga anak nila, pinapakain sa mga buhaya para daw maapis yung mga Diyos doon. Oh, wala.